So yun guys, kalaban natin sa last round is yung Last Stand. So sa mga hindi nakakilala kung sino yung mga Last Stand, sila Laudey, tapos sila Abdul. So mga sumasali yun sa Majesty. So top 1 to top 3 ng cross server namin ngayon is Last Stand. Tapos marami ding nasa rankings na mga Last Stand. So sana lang kaya namin talunin yung Last Stand. So first, hanap muna tayo ng party. Kasi na-assign sa akin kasi is bottom lane. So sa bottom lane ako magdi-defense. Kahit makapang slow lang tayo doon para maging malaking tulong sa alliance natin. So yan, hanap muna tayo ng party. Kaso nga lang, sino ba yung mga kasama natin? Mali yata yung napasukan kong party. Dito na lang tayo. Kasi nga gusto kong pasukan sanang party yung kasama ko sa bottom lane. Kaso nga lang, wala akong makitang naka-party. So yan, start na guys. Good luck sa lahat ng ng Last Stand tsaka Jackass Alliance. Shoutout sa inyong lahat. So sana maging maganda yung laban. Sana maidikit man lang natin. Dahil malalakas yung mga Last Stand guys. Maraming mga high BP dito. 11 MVP yata. Dalawang 11 MVP dito eh. Kaso medyo naglalaga. Ayun nga. Napatay tayo ni Awo. Yan, high BP rin yan sa Last Stand. So check natin later mamaya. One hit lang tayo ni Awo eh, no. Tapos nandito pa si Abdul sa respawn area namin. Nag-tower dive si Abdul dito ah. Mag-isa niya lang oh. So tulungan lang natin yung mga kasama natin para mapatay si Abdul. May stand man lang natin siya. Pansin ko lang guys, parang napaka-effective ng Grow Lancer sa mga Alliance War ganyan. Nandito pa rin sa entrance namin si Stacy ba yan? So napansin ko lang talaga parang effective ng Grow Lancer sa mga Alliance War, diba? So effective din naman siya sa PvP. Pero parang para sa akin mas effective siya sa mga Alliance War. Kasi halos lahat ng skill niya EOE, diba? So sobrang lawak ng areyang tinatamaan. At the same time, ang daming disable ng mga Grow Lancer, diba? So siguro yun, magiging advantage siguro ng isang Alliance kung marami din Grow Lancer sa isang Alliance. Kasi nga imagine nyo yung binibigay ng Grow Lancer, isang Grow Lancer sa Alliance War. So kada isang Grow Lancer meron siyang dual stun, silence, di ba? So imagine mo yun kung sobrang kunat ng Grow Lancer, di ba? So sobrang dami niyang naikakas na skill ng mga disable. Yan, nandito na yung mga Last Stand guys. Tinutulak na nila yung bottom lane namin. So at the moment lamang tayo. Aba, ang ganda ng ganda ng simula natin ha. 90% yung enemy crystal, then sa atin is 94% pa. So lamang pa tayo ng 4% guys. So sana lang ma-maintain natin or mapagpatuloy natin para may possibility na manalo tayo, di ba? So try natin mag-hold ng cannon kasi walang naka-hold. So mas mahalaga dito guys sa mga Alliance War is yung objectives. So hindi mahalaga yung kills dito. Kung nakikita nyo walang naka-hold sa cannon, i-hold nyo yung cannon guys. Kasi nga ang possibility pag lower BP or pag malambot yung pinapa-hold nyo sa cannon, kasi ang pwedeng mangyari noon, mamamatay ka agad, 'di ba? Tapos kung wala pang resource na spirit, mamamatay talaga siya kagad. Unlike kapag makakatagal ka sa cannon, maraming damage yung maibibigay mo doon sa enemy crystal ng kalaban, 'di ba? So magiging advantage niyan. So ayan, namatay na tayo. Si Senpai Sunny, pinatay tayo ni Senpai Sunny. Higher BP din yan ng Last Stand. So shoutout sa inyo lahat, Last Stand tsaka Jackass Alliance. So ganun lang. Pag namatay, balik lang. Pag walang naka-hold sa cannon, i-hold nyo guys kahit high BP kayo. Yung ibang strategy nga nila ang nag-hold yung mga makukunat eh, lalo na sa mid cannon guys. Yung ibang strategy ng ibang Alliance, napansin ko lang, pinag-hold nila is yung makunat. Kasi nga kung makunat yung nasa mid cannon, diba? Yung mid cannon kasi yun yung pinakamalaking magbigay ng damage sa enemy crystal pag naka-occupy. So ang ginagawa ng iba, ipapahold nila sa makunat yung hindi possible ma-one hit ng kalaban para mas matagal dumadamage doon sa enemy crystal. So ganun yung ginagawa. Depende yan sa strategy ng commander nyo or ng leader nyo kung sino nagko-command sa inyo. So ngayon, syempre,
a good follower tayo lahat ng strategy and plan ng leader natin tsaka commander natin, is yun yung susundin natin. So na-assign tayo sa bottom lane, so sa bottom lane muna tayo magde-defense. Sisilip-silip siguro ako sa mid lane mamaya, pero magpo-focus ako sa bottom lane, magde-defense lang ako doon. So try natin sumilip ngayon sa mid guys kung ano nangyayari. So yan, try natin mag-hold. Kaso nga lang ang possibility dito, madaming high BP dito, mawa-one hit lang ako yun, no? Kasi ano talaga, dinidepense talaga itong mid cannon guys. Kasi nga tulad ng sinabi ko kanina, ito yung pinakamalaking magbigay ng bawas sa crystal ng kalaban. So talagang ino-occupy ito. So yan, napatay tayo. Napatay tayo ni Sus, so balik siguro tayo sa bottom lane yan. Tapos sa mga lower BP naman na nawawala ng pag-asa, na walang iniisip nila, wala silang maitutulong sa war, is maling-mali yun guys. Kasi nga yung counter damage na marireceive ng kalaban galing sa mga low BP, napakasakit. At the same time, is yung mga stun, silence nyo, is malaking tulong yun. Kung marami kayong a-attend sa war, kahit mga low BP pa yung iba sa inyo, makapagkas lang ng isang stun, ng isang silence, match lang, malaking delay na yun para sa kalaban, tapos malaking tulong na rin yun. So hayaan yung mga higher BP nyo pumatay, tapos kayo taga-stun, taga-slow. Yan, malaking tulong yung mga yun guys, yung mga stun nyo, lalo na kung archer kayo. Kasi mamamaximize yung gamitin yung stun and slow nyo. Kasi nga, long range kayo, diba? So kahit lower, kahit ano ka, kahit one hit ka lang sa war, o kahit mababa lang yung BP mo, umattend ka pa rin sa war. Kasi nga, yung ambag mo sa alliance mo, tsaka yung stun slow na may kakas mo, is siya pa yun, diba? So mas maganda yung lahat kayo merong meron kayong contribution sa alliance, mapa high BP, mapa lower BP, diba? So wag natin iasa lahat sa malalakas. Kasi nga pagkapanalo sa isang alliance guys, ano yun, teamwork yun. So hindi lang dahil sa malakas yun, dahil sa good commander, good leader, good followers, tsaka sa mga good members. So kailangan natin umattend lagi ng alliance war guys. Tandaan nyo yun, mapa lower BP man or mapa higher BP. So halimbawa naman, bigyan ko kayo ng scenario, wala yung higher BP nyo, absent, huwag kayo mawala ng pag-asa, umattend pa rin kayo ng war. Kasi nga ano eh, pwedeng manalo pa rin kayo. Kahit yung sabi mo ng 0.1% lang yung chance ang mananalo kayo, is meron pa rin chance yun, diba? So tignan nyo to. Ito example din to guys, na hindi porket maraming high BP sa kalaban is hindi na possible manalo. Kasi nga ano eh, tingin ko kanina is lamang yung last stand. So maybe kulang sila or nadaan lang sa strategy, not sure lang. Pero ano, lamang kami ngayon guys, kasi nga enemy crystal is 54%. Then yung crystal namin is 29%, pero hirap pa rin kami, hirap kaming pasukin sila. Hirap kami mag-penetrate sa loob kasi nga malalakas talaga ang last stand. So luckily, effective yung ano, yung strategy ng leader natin tsaka nung nag-command sa atin. So yan, sana lang mapagpatuloy natin kasi 7 minutes pa to guys, 7 minutes pa to. So 7 minutes pa tayo magde-defense para manalo. So kasi nga kapag winning alliance ka guys, sobrang laki ng alliance points na makukuha mo. So yung alliance points na makukuha mo is possible mong pambili ng mga materials, possible mong pang upgrade ng skills, yan di ba? So pero ang pinaka nire-recommend ko sa inyo guys, kung mag-upgrade kayo ng alliance skill nyo is level 20 nyo muna lahat. Kasi sobrang dugo na nun pang nag-upgrade ka, so better to spend sa materials na lang para mas ma-boom yung inner stats mo at the same time yung base stats mo, di ba? Kasi nga kailangan mo talaga ng ano guys, ng malakas na alliance. Isa rin yung sa mga tip guys sa mga low VIP or sa mga VIP zero na tulad natin, sumali kayo sa mga active alliance. So hindi man yung dominating alliance, kung kaya, pero ganito guys ha, kung kaya nyo sumali sa dominating alliance, sumali kayo sa dominating alliance. So bakit kailangan nyo sumali dun? Kasi nga ano eh, given na yung limited yung resources mo eh, limited yung materials. So kailangan mo talagang sumali sa dominating alliance kung may pagkakataon ka. Pero kung wala naman, halimbawa namimili yung alliance, kasi iba-iba yung alliance guys eh. Mayroong mga alliance na namimili or mayroong requirements na battle power or may mga requirements na anything ganyan. Pero hindi mo naman masisisi yung isang alliance pag ganun. So respect mo na lang kung ano yung mga requirements nila. So magpalakas ka para in the near future
makasali ka sa kanila, ganun lang kasimple yun guys, diba? Pero yung ibang alliance naman, yung mga dominating alliance, is walang BP required. So as long na active ka, nagbibigay ka ng token, umatin ka ng mga wars, is i-accept ka nila. May mga ganung alliance, tulad nung alliance namin, Jackass Alliance. So ganun yung requirements dito. So kaso nga lang pahirapan sa isla kasi nga medyo pull kami. Pero hindi BP yung required dito sa Jackass Alliance. Ang required dito is as long na active ka, as long na meron kang binibigay na contribution sa alliance, is makakasali ka. Katulad na lang nung isang kaibigan ko tsaka kapitbahay ko na isali ko dito, 1.5 MVP siya. Pero tinanggap siya nung leader namin tsaka nung mga ibang members namin sa Jackass Alliance. So thankful tayo sa kanila. So yung kaibigan ko na yun guys is nagyo-YouTube din, baka gusto yung suportahan or paklik na lang yung subscribe button sa kanya din, yung random DGS yan. Kaibigan natin yan, kumpare natin, tsaka kapitbahay natin. So yan, tayo yung nag-iya sa kanya mag MU. Kasi nga pan kami ng mga RPG game. So dati nagra-run online kaming dalawa. So naisipan kong iyain siya mag MU Origin 2. Tapos naisipan niya din mag-vlog. So yan, kaya subscribe nyo na rin siya guys. Tulungan natin siya mapa 1k subscriber. So yun, lalabas sa screen yung picture ng YouTube channel niya. So supportahan natin siya guys. So yan, ano na lang, ilang minutes na lang ba? 4 minutes na lang guys. At the moment lamang tayo ng almost 30%. Kasi nga 33% yung enemy crystal na kalaban. Then yung crystal natin 69 kanina. So sana lang talaga ma-depend pa natin or ma-maintain natin yung ganito para manalo tayo, diba? So nangangamoy shopping na naman sa alliance shop kung ganito. So sige lang, mag-defense lang tayo. Bottom lang tayo mag-defense. Kasi nakakalat din yung ano guys eh, nakakalat din yung member ng last stand. So hindi tayo pwede mag-penetrate sa mid kagad kasi nga may mga naka-assign din doon. At the same time, meron din mga tao dito sa bottom lane. So kung lahat kami pupunta rin doon, is ma-open tong bottom lane, ma-occupy nila yung cannon. O kaya naman pwede sila makapag-segue dito sa ligot, sa likod, tsaka nila babanatan yung nasa mid namin, diba? So kailangan namin i-defense to itong bottom lane. So yan, pinatay tayo ni Marbs. So yan, shoutout sa'yo Marbs. So yan, dominating na si Senpai Sunny. Malakas siya si Senpai Sunny. Ano yan eh, high BP. Yan, so tingnan natin kung anong mangyayari. Kasi nga 3 minutes na lang. So sana lang hindi na tayo mahabol. So sa tingin ko naman is nasa 90% siguro panalo na tayo. So bakit? Kasi nga 3 minutes na lang yan guys. Pero meron parang 10% na matatalo tayo. Kasi nga hanggat hindi tapos yung oras is hindi mo masasabi yung mga mangyayari, diba? So hanggat may oras, may pag-asa. So kailangan talaga natin hindi mapakampante dito. So kailangan natin i-defense ng i-defense. So nagpo-push na naman sa bottom lane yung last stud. So kailangan lang natin mag-spam ng stun, slow, yan. So yun lang yung pinaka-goal ko talaga pag nag-a-alliance war guys. Kahit wala akong mapatay, okay lang. As long na makapag-stun ako. Kaya pansin nyo, medyo lumalayo talaga ako. Kasi nga habang pag madalas kang namamatay, di ba, mas konti yung na ikakas mong skill. So kung naiiwasan mo mamamatay, hintayin mo yung cooldown ng stun slow, tapos ikas mo na naman, tapos layo ka na naman. Ganun yung strategy ng mga guys, yung mga katulad ko na nawa one hit lang, na to two hits, ganyan. So hindi ko kailangan makipagsabayan sa gitna. Kailangan ko lang is ma-maximize ng mabuti yung paggamit ng stun, ng slow, ng mga skill, para nga mas maging mas makatulong ako sa alliance ko. So hindi natin kailangan ng kills dito guys. So yan, pinatay na naman tayo ni Senpai Sunny. So nandito sila sa nandito sila sa bottom lane. So balik lang tayo ng bottom lane, defense lang natin. So at the moment 1 minute na lang, 1 minute 40 seconds. So 1 minute 40 seconds lamang na tayo ng almost 50% na yan. So sana lang manalo na tayo para may pang shopping tayo, pambili ng ng mga materials natin. So isa yon sa mga ginawa kong strategy guys para makasabay kahit VIP 0 tayo. So sumali ako sa mga dominating alliance. So kung hindi ako nakasali sa dominating alliance, minimake sure ko na nakasali ako sa active alliance. Para kahit hindi kami totally ang number 1 at lagi na nanalo sa war, at least nakaka-attend kami ng mga wars. So meron pa rin
meron pa ring reward ng alliance points, di ba? So ganun lang kasimple yun, guys. Wag na wag kayong sasali sa mga hindi sumasali ng mga activities ng alliance. Halimbawa, yung alliance mo hindi sumasali ng war or hindi siya active tapos ikaw active, malaking magiging malaking magiging impact sa iyo noon. Kahit active na active ka, hindi ka ganoon kabilis yung pagpapalakas mo. Kasi nga guys, wala kang nagiging source ng alliance points, di ba? Yung alliance points naman yung gagamitin mo pambili ng mga materials. So marami kang mabibili sa alliance points, guys. So kailangan mong i-consider yung active alliance or dominating alliance. So yan, nilikuran tayo ng mga ano. So 20 seconds na lang, guys, panalo na tayo dito kasi nga ang layo ng gap. So nasa almost 50% yung lamang namin. So 18 seconds na lang, not possible na mahabol. So congrats sa Jackass Alliance. Congrats sa ating lahat. Tsaka congratulations din sa last stand, syempre. Yan. Nice war sa inyo, guys. So mamaya tignan natin yung ano, yung rankings dito para makita nyo yung mga nakalaban namin na last stand. So yan. So tignan natin yung ano. So may napatay naman tayong 5. 'Di ba? So siya pa yun, 'di ba? So malaking tulong na yun sa alliance natin kasi nga nag-focus tayo sa defense tsaka objectives. So yan. Tapos tingnan natin yung rankings yan, guys. So, tingnan nyo yung mga nakalaban namin. So punta tayo siguro ng rank. So ito yung mga nakalaban namin. Sila Abdul, sila Lauday, sila Loliko. Yan. So yan, guys. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Tapos wala muna tayong shoutout ngayon, guys, kasi rush video lang to. So yan, guys, hanggang dito na lang. Bye-bye. Like a Hellcat.